Bakit nga ba masaya tayo sa isang pagmamahal na minsan, kahit mahirap maunawaan, ay labis na nagbibigay ngiti sa mga labi mo? Ay nako, ganun kasi talaga ang pagmamahal. Minsan magulo, pero masarap sa pakiramdam. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi naman ako naniniwala sa mga hula na yan. Di naman totoo yan. Pero medyo natakot ako dun sa lalaking kayo nausap ni Eddie. Ang sama ng tingin sa akin eh. Nakakatakot ang mga mata niya. Kaya nga, umalis na din kami kaagad doon. At eto, patungo naman kami sa lugar kung saan binaril si Jose Rizal. Nakasakay kami sa jeep habang patungo sa lugar kung saan unang beses akong makakarating. Medyo kinakabahan ako. Baka mawala kami. Pero, may tiwala naman ako kay Eddie. Hindi ko na talaga alam kung nasan kami. At nung bumaba na kami sa jeep, eto, nakahawak talaga ako sa damit ni Eddie. Baka kasi may iwan ako. Ang daming tao eh. Francis, ano ba yan? Nahubaran naman ako sa paghawak mo sa damit ko. Para kang bata. Kasi, Eddie, baka mawala ako, napakadaming tao dito. Paano kung maiwanan mo ko? Hayaan ba naman kitang mawala, Francis? Ika ni Eddie, nainalis yung kamay ko sa damit niya. Tapos ito, nagulat ako sa ginawa niya kasi inawakan niya ako sa kamay ko at eto, naglakad na ulit kami. Eddie, teka lang. Naiilang ako, baka isipin ng mga makakakita ay magjowa tayo. Francis, akala ko ba takot kang mawala? At saka, walang makakakilala sa atin dito. Huwag ka na mahiya. Normal lang dito sa Maynila yung magjowa na parehong lalaki. Uy, Eddie, pinagtitinginan talaga tayo. Bitiwan mo na kaya ako. Francis, inggit lang sila. Huwag ka nang mahiya. Baka mamaya eh, mawala ka pa kapag binitiwan kita. At saka, ayaw mo ba akong ka-holding hands? Ha? Okay lang naman, pero Eddie, nahihiya ako. Nabayan, Francis? Napaka-arte mo. Halika nga dito. Uy ka ni Eddie, na eto, binitiwan ako at aba, inakbayan niya ako. Oh, baka may masabi ka pa, Francis. Mas okay na yung akbay. Para tropa lang. Di masyadong sweet. Ay naku, di na lang ako nagsalita. Pero mas gusto ko yung akbay lang kaysa dun sa holding hands. Nakakahiyo eh. Pinagtitinginan kami. At habang naglalakad kami, napatingin ako bigla sa mukha ni Eddie. At ewan ko ba, pero yung mga ngiti niya na nakikita ko ngayon ay tila ba nagpapabagal ng bawat oras ko? Parang biglang tumigil ang mundo ko habang pinagmamasdan ng kanyang mga ngiti.
At yung dimple niya, napakalalim. Alo, eto na ba yung Francis? Dito na natabi na rin si Jose Rizal. Oo yata, Eddie. Pero asan ba dito? Ewan ko lang, Francis. Basta, dito na yun. Tara dun, magpa-picture tayo. Kaya ito, wala na akong nagawa. Inilan na ako ni Eddie na nakahawak na naman sa kamay ko. At ito, tumayo kami dito sa may malapit sa ribulto. Francis, ngumiti ka ng maayos ha. Unang picture natin to. 1, 2, 3. Wala na talaga akong nagawa, kundi ang ngumiti. At sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ni Eddie ng larawan na magkasama. Nakaakbay siya sa balikat ko sa larawan naming dalawa. At ito, naupo kami sa baitang ng mga hagdanan upang makapagpahinga saglit. Grabe, Francis. Nakakapagod pala yung ganito. Pero okay lang. Kasi masaya naman. Ikaw ba? Nag-enjoy ka ba? Oo naman, Eddie. Masaya nga ako eh. Uy, talaga ba, Francis? Parang napipilitan ka lang eh. Mukhang stress ka na ata. Ano ka ba, Eddie? Masaya ako. Ngayon nga lang ako nakarating dito. Kaya, masaya ako. Talaga ba, Francis? Teka nga, para mas sumaya ka, may ibibigay ako sa'yo. Agad tumayo si Eddie at eto, nagtungo siya dun sa nagtitinda ng lobo. At pagbalik niya, ay nako, nakakainis. Francis, binili ang kita ng pink na lobo. Paborito mo tong kulay, di ba? Tsaka, Disney princess lang yung design na may kulay pink. Alam kong magugustuhan mo to. Gagi ka, Eddie. Ewan ko sa'yo. Ayoko niyan. Ano ako, bata? Grabe ka, Francis. Ikaw na nga yung binilian ko ng lobo. Tapos, galit ka pa. Salamat, Eddie. Akin na nga yan at baka magtampo ka pa. Aba, magtatampo talaga ako, Francis, kapag di mo tinanggap yung bigay kong lobo. At saka, gusto mo din naman. Ayaw mo lang aminin. Gagi ka talaga, Eddie. Ewan ko sa'yo. Alam ko, inaasar mo lang ako. Pero, salamat. Ang sweet mo pala. Uy, Francis. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka kiligin ako. Eddie, alam mo, ang kulit mo. Ay nako, maupo ka na nga dito sa tabi ko. Okay, sige. Pero teka lang, Francis. Bibili mo na ako ng mais. Nagugutom na ako eh. Diyan ka lang. Huwag ka nga alis. Baka mawala ako. At ito, iniwan na ako ni Eddie. Ay naku, ang kulit pala niya. Pero ang sweet. Gagi talaga. Pero sa totoo lang, masaya siyang kasama. Laging nakangiti. At laging ipinapakita yung isang dimple niya. Buti na lang talaga at sumama ako sa kanya. Kasi kung nagpaiwan ako sa bahay, siguradong nakatulala lang ako sa kisame habang nakikinig sa bawat pagpatak ng oras
hanggang sumapit ang gabing. Sana makita ko ulit ang lahat.